Sa Quezon City na may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw, binakunahan na ang ilang miyembro ng Barangay Health Emergency Response Team o BERT at mga contact tracer. Nakatutok si Salima Refran. Kasama sa mga unang rumeresponde sa mga COVID patients si Lena Lagana bilang miyembro ng Barangay Health Emergency Response Team o BERT ng Barangay Amihan, Quezon City. Napakadelikado po kasi ang trabaho namin, kasi kung sino-sino pong makakaharap namin, baka po kami ay mahawa. So gustong-gusto ko po magpapabakuna po. Ngayong araw, kasama na si Lena at iba pang mga BERT at barangay health worker sa nabakunahan na ng AstraZeneca vaccine sa Quezon City. Kasama sila sa 1.7 million na healthcare workers na prioridad mabakunahan. Hanggang Miyerkules, 6,000 ang target na mabakunahan ng lungsod. Dumadami yung kaso. A positivity rate ngayon namin ay nasa 16% to 18%, which was mga 3-4 weeks ago nasa 4%. No, so given that they are highly exposed, they have to protect themselves also. That's why binibigyan natin sila ng priority. Sinimulan na rin ang pagbabakuna sa mga healthcare worker na wala sa malalaking public o private hospitals. Kabilang dyan ang mga dentista tulad ni Dr. Fidel Bondok. Kami yung very naapektuhan talaga because we're working directly on the oral cavity of the patient. Well, so this is very important for us. Di man residente ng Quezon City, nabakunahan na rin si Marisol Bacod na nagtatrabaho sa lungsod bilang isang dental assistant. As a dental assistant po, akala po namin medyo mahuli po kami. Pero ganun po pala, susunod din po pala kami kasi nag-iingat nga lang din po talaga. Binabakunahan na rin ang mga contact tracer, support staff ng mga quarantine facility at mga taga QC Disaster Risk Reduction and Management Office. Marami pang frontline non-medical workers ang babakunahan. Mahalaga ito sa patuloy na pagtaas ng kaso sa lungsod. Above critical level o nasa 70 to 80% na ang occupancy ng COVID beds sa mga ospital sa Quezon City. Medyo mabigat na po sa ating pong mga healthcare facilities ang dami at paglobo ng bilang ng COVID patients. Medyo alarming na talaga. Ang magandang balita naman, doon naman po sa mild at asymptomatic ang ating pong mga quarantine facilities ay may mga karagdagan pang mga bed spaces na pwede nilang gamitin. Nitong weekend, 492 na 879 beds ang okupado sa 6 na hope caring facilities ng lungsod. Magbubukas pa ng mga karagdagang pasilidad sa susunod na linggo. Samantala, winarningan naman ang ilang establishmento sa palibot ng City Hall sa surprise inspection ng Business Permits and Licensing Department. May mga nakita kasing paglabag sa health protocols tulad ng kawalan ng disinfection mats at paalala na magsuot ng face mask at face shield. Pwede natin pasarayin sa establishmento kung sakasali silang napatunayan na sila'y lumabag. Sa Nima Refran, Katutok, 24 Oras.